Hi everyone, what's up, what's up? It's me again, William Palima. Welcome back to my vlog and welcome back to my channel, The Chris Will Abaca Farm Vlog. So, bago ka pa lang sa channel ko, kung gustuhan mo, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell as well para manonotify ka sa mga bago kong video na upload. Baka ikaw pa lang hindi nakapag-subscribe sa aking channel, siguro. Yun, do it now mga farmers. Tapos puso po ako, nagpapasalamat sa mga taong tumatangkilik sa aking channel, sa lahat ng mga organic subscriber. So sa hindi pa nagsusubscribe, magsusubscribe na po kayo mga ka-farmers. Hindi lang mga ka-farmers, mga professional, sa tibuok kalibutan, all over the globe. For today's video mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo kung mag-harvest kami ng pako, yung gulay na pako. So higit sa kaalaman, kung hindi pa nakakaalam ng gulay na pako, so watch until the end of this video mga ka-farmers. Yung pako, para siyang firm. Yan siya. Yan, ito. So may mga, marami din tayo makukuha ng mga sustansya at mga vitamins nito sa pako mga ka-farmers. So mangunguha tayo. So masarap to pag may gata at saka lalo na tayong mga magsasaka. Mahilig tayo sa sabaw. So pwede ito sa isda, tinula, gata na may suso. Yan mga farmers. Yan. Yung kukunin lang natin, ito yung mga bata, yung mga mura na dahon. Yan. Matambok ko naghana. So diyan natin naghana tayo nakuha. Tapos ibabaw naghana. So kanin mo ni ang ay kuhaon ng gagmay. So di rin. So di si babaw daghan. Hindi rin porsyon na pa sa daghan ng pako. Ito paubos. Dito. Ang pako. Napispan ako na. Napispan. Tapay usak tambok. So sa kapunuan duhay makuha o duhay maharvest yung ulot. Pa ibut. So, ito na siya. Dami na harvest natin. So mga ka-farmers, di pa nag-subscribe, ayaw pagduha-duha pagpindot sa subscribe button. Aron kanunay mo ma kakita sa hong upload sa hong video na i-upload sa hong YouTube channel. So pindot to na. So pindutan na, ayaw pagduha-duha pindutan og ang pindoton po nimo ang notification bell para kanunay ka updated sa hong video nga i-upload mga ka-farmers.